Para mas maintindihan natin ang siyensya sa pag-iimbestiga ng mga kaso ng tama ng baril, nasa linya ng telepono si Dr. Raquel Fortun, isang forensic pathologist. Magandang umaga po, Dr. Fortun. Good morning. Ma'am, ano ba dapat ang mga unang tinitingnan sa pag-iimbestiga ng gunshot wounds? Well, unang-una, syempre, yung kaligtasan ng pasyente. No? Priority yung saving the life. And next na yung ano ba yung sugat at yung katawan as evidence. And best to determine nasaan ang tama, syempre, ano yung entrance. Kung may exit siya, dapat malaman mo alin yung saan pumasok at saan lumabas. Tapos maraming clues ang naibibigay ng eksaminasyon ng sugat mismo, lalo na yung entrance wound. For one thing, pwede niyang sabihin kung gaano kalayo, at least ma-estimate mo, yung uso ng baril sa balat. You also have to consider baka merong intermediary objects, most common of which would be damit. So yung damit dapat yan in-examine din for you to say kung gaano nga kalayo yung uso. So Doc? Yeah. Ano po ang mga indikasyon na sinadya o hindi ang isang tama ng bala? Kung, well, siyempre, pangkalahat ang eksaminasyon niya ng investigation. Aha. Dapat tinitingnan mo din yung scene, anong klaseng baril, anong klaseng bala, anong sinasabi ng mga tao, etc. Pero pagdating doon sa katawan, ang very telling, yun ang entrance wound. Kung accidental fire versus intentional and therefore suicide or suicide attempt, ang pinaka-importante is for you to determine kung merong evidence of what we call contact fire. Ibig sabihin, yung uso ng baril ay talagang nakadikit or malapit na malapit sa balat. Kasi kung accidental fire yan, hindi yan nakatutok. Malamang yan, may distansya, and kung walang damit, dito nyo nakikita yung tinatawag na stippling or tattooing. Okay. So, kung nakatutok yan, ibig sabihin yan, it signifies intent. Talagang sadya. Okay, Doc. And nakakakita ng yung tinatawag na soot, yung itim-itim. Kasama yun ng pagsabog ng pulbura. Or minsan muzzle imprint, yung uso ng yung pattern ng uso ng baril nandun din sa balat. So Doc, tingnan natin ang nangyari nga kay Vice Governor Jolo Revilla. Hindi pa nga kumpleto yung impormasyon, mag-iimbestiga pa nga, no? Pero sa kanyang medical certificate so far, nakasaad na nagtamo siya ng gunshot wound na tumago sa kanang bahagi ng kanyang dibdib at lumabas sa likuran. Ang entry point naman ng bala ay bandang itaas ng kanang nipple. Ang exit point naman ay nasa bandang ibaba ng kanang buto sa likod. Ano po ang masasabi niyo base sa impormasyong ito? I'm not too sure. Parang ano yan eh, interpreted. I would rather hear yung talagang documentation sa ospital. You know, in medical terms, exactly where are the entrance and the exit wounds. I see. Okay. Sinabi po ng company Vice Governor Revilla kasi na aksidente ang nangyari habang naglilinis siya ng baril. Si tingin niyo po ba na posibleng ganun nga ang nangyari considering yung trajectory ng bala? Again, just looking at the trajectory as described, mahirap sabihin yan kung may intent nga ba o hindi. So, dapat pangkalahatang ano yan, investigasyon. But, well, in the first place, ang chest ay tinatawag na anatomically accessible. Okay? So, pwede mong mabaril ang sarili mo sa chest. And ang most common, actually kung yung sadya, would be dun sa area ng heart. Now, as described, nasa kanan eh, nasa itaas daw ng right breast. Hindi yan yung typical na site
Okay? However, mahirap ding sabihin kung sa Jayan o hindi just because of the location. Mm-hmm. So, mahirap mag-conclude just based on that much or that little information available. Yes. Familiar ba kayo dito sa Glock 40 na handgun na nililinis daw niya? Ano po ang features nito? Anong kaya gawin nito? Well, I understand it is an automatic or semi-automatic pistol. Mm-hmm. And so, hindi yan revolver. Well, ang mahirap magkomento kung ano yung kondisyon ng baril, anong klaseng yan, anong klaseng baril yan, it's not my line. Opa. And dapat talaga, examinin yan. Yes. Functionality and all. Opa. And nung nangyari yung insidente, dapat in-examine din yan eh. Like, meron bang magazine na nakakabit, nandun ba sa scene, ilang bala ang nandun, ilang basyo ang nakitang tumalsik dun sa scene. So, maraming factors na dapat tinignan. Mm-hmm. But as, you know, just off the top of my head, that is a pistol. And ang mga pistola na in modern times ay talaga namang much improved at meron niyang mga safety features. Mm-hmm. So, yun, dapat examinin mo din yun. Opo. So, speaking of which, ma'am, I'm sure you've examined many gunshot wounds in your career. Madalas ba mangyari po na may nababaril ng sarili habang naglilinis ng baril na loaded? Ako, hindi ako eksperto sa baril, pero parang my own logic tells me na pag maglilinis ka ng baril, you make sure na hindi siya loaded, no? Di ba? Medyo delikado yung maglilinis ka ng loaded na baril. Well, from experience, yung ganyang scenario, ang madalas na ginagamit na excuse para sabihin na ang isang tao ay hindi nagpamatay. I have encountered that a lot, na hindi siya nagbaril sa sarili. Ang nangyari, it was accidental fire kasi naglilinis siya ng baril. But then common sense will tell you, and I'm sure PNP will agree kasi nagbibigay sila ng mga gun safety seminar, lalo na kung lisensyado ang baril mo, na pag naglilinis ka ng, actually pag naghawak ka ng baril, you have to make sure kung loaded ba to o hindi. Lalo pa kung maglilinis ka. Kasi dapat wala yung bala. Tanggal ang magazine, tapos kung pistola, walang naka-chamber dyan. Tapos kaya nga ilang beses mong iti-check, iti-chamber, i-open, close, just to make sure walang naka-load, wala kang magazine. And yun na nga, sabi nila, pwede mo pa yan i-test fire sa ere. Again, just to make sure na wala. So common sense, kung marunong ka talagang maghawak ng baril at maglinis ng baril, why would you do it using a loaded gun? And dito rin papasok yung ang gatilyo ng baril ay hindi mo basta-basta, konting push lang or kalabit lang ay puputok. It takes force to do that. Iko-consider mo din ano bang parte ng katawan tumama. Tapos dito papasok yung sabi ko nga, contact fire versus kung may espasyo, kung may tattooing. Then, pangkalahatan, pag tinignan mo to, dito mo makikita, ano ba, sadya ba to o hindi. Okay, maraming salamat. Malinaw po yon, Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist.